Hello guys, welcome sa ating YouTube channel, Solid Tech Express. Ngayon po, meron tayong another DCPL2540DW. Magpapalit po tayo ng panibagong upper fuser. So sa mga mahilig po dyan mag DIY ng kanilang mga printer, malaki po ang may sisave po ninyo kapag kaya nyo na maglagay ng upper fuser sa inyong Radro DCPL2540 o kaya sa ibang mga Radro laser. Medyo related din po paano gawin sa ibang model po. Okay, so kailan ba tayo magpapalit ng upper fuser? Pag tinignan po natin dito sa likuran niya, dito po kasi yung fuser assembly po niya. Ayan. Kung tinanggal natin to, makikita na natin itong ano niya, fuser assembly. Pag tinignan niyo po malapitan, meron ng bakat yung powder niya, dumikit na po sa fuser niyo. Minsan po naalis mo po ito. Kailangan lang linisan, tapos pagka umiinit, papupunasan nyo to, matatanggal pa yan. Pero kapag katulad po nito na yung part na to, yung apat na to, yung nakabaon na sa parang itong kulay brown na to, ito yung pinaka upper fuser po yung papalitan natin. Pagka nagpiprint po kayo, babaon na po yan sa papel, sa printout po niya, magkakaroon na po siya ng bakat. So, kailangan natin magpalit ng upper fuser. So, tara guys. Yung cover lang natatanggalin natin yung dito sa side po na to. Kung malapit sa power supply. Babaklas po kayo palagi ng cover. Lagi nyo unahin sa harap ng lahi. Sumunod. Pagka nagpalit naman yung lahi, nauuna naman yung likod. Okay. So, kaya natin binaklas yung side na to. Kasi nandito po yung connection ng user papuntang power supply. Tapos una nating gagawin ay tanggalin natin itong dalawa yung kable na nakakabit dito, kulay blue tsaka kulay white. Una pala, bago natin nilagay ito, ito muna bumaba natin. Kulay, dalawang kulay doon na ito. Para matangkap. Tapos, ayan. Itong kulay dito, tanggalin natin dito. Tapos, kung natanggalin natin dito. Ito naman na mga tornilyo na naka ano sa kapit sa fuser assembly. Kung natanggal na itong tornilyo, makas mo na. Okay. So, upa muna natin itong machine.
Ayos tayo dito sa yun. So, sa fuser po, unahin natin lahat hanggang yung tayo. Next naman, nalang natin ito. Huwag natin tatanggalin itong mga toenail nyo na nakapagod sa halogen lamp. Ngayon, tatanggalin muna natin itong bago natin tanggalin yung toenail nyo. Ito naman yung sa isa naman. Ito po. Hindi nyo basta mahihila ito eh. Meron itong lock dito. Dinidilan lang. Okay. So, pag natanggalin nyo yung dalawa, saka lang po tayo magtatanggal nito yung mga nakakonek sa halogen lamp. Tapos next, ito naman ang tatanggalin natin. Yung lower hole. Pagtanggal po nito, dito lang sa gilid nitong ano, meron ditong mga spring, tatanggalin natin yung spring. Dito sa kabila din. Tanggalin lang natin yung spring. Okay. And, yung tanggal na natin yung spring yun. Tanggalin natin ito. Ngayon, ito yung pinaka-upload user niya. Tapos, sa loob po niya, ito yung halogen lamp. Ito po yung ilip. So, kailangan dahan-dahan lang tayo dito. At mabilis itong mga ano, lasag. Ngayon, ito tatanggalin natin. Tapos ito yung lalagay natin sa bagong fuser. Itong mga ito ililipat natin dito. So, una natin tatanggalin ito. Kung mapansin nyo dito, kailangan nyo lang po iayos to para makalabas yung gear na to. Iayos nyo lang siya. Sumunod ito. Ito naman, ganyan lang ito. Okay. So,
una natin ilalagay sa bago. Kung paano lang ang posisyon ng pagkatanggal niya, ganun din po. Tapos ito naman, yung sa ilalim, so, nakatapat dapat itong butas na ito, nakatapat dito. Ayan o, nakatapat dito sa nayuyupi. Ganun din dito sa kabila. Pag pinasok po ninyo. Tapos pagka nasagad na, ilalock nyo na po ito. Babalikuin nyo lang ito. Para ma-lock siya. Susunod din sa kapila. Tapos kapag nagbabaklas kayo ng assembly, kailangan linisan nyo na rin itong mga itong apat na ito. Linisan nyo yung mga dulo-dulo niya kasi yung mga tumitigas na toner dyan sa katagalan kasi pagka kumakasal nyo yun yung nagpapala sira na ito apat nyo. Lagay natin itong halogen lamp. Ang una nyong papasok po ito, magkaiba po kasi yan sa kabila eh. Magkaiba. So itong part na to, dito natin papasok sa may gear. Okay. Tapos tandaan po ninyo kung saan ang position itong may gear, dito sa may lagayan nung ano, isang gear din. Ito, yung tinanggal natin kanina. Dito yung naka-position. So, dito rin ito naka-ilalagay. So, una natin ipupasok itong yun ang halogen here. Pasok natin dito. Position po nito, dito na pagkakalit sa dito, sa gilid yan. Okay. So yan na. Pagkalapat na po yan, mag-turn na muna tayo dito. Siya nagagal. Ayan guys, maglalagay muna siya. Ilagay muna natin, ilagay itong
Basta meron na yan siyang ano, tornilyo pa. Pwede mo na ito pa. Tula ko na ito. Ayan. Ayan, makapasok na. Ayan. Sa kabilang side ito. Pasok na lang po natin ito. Ibigis na nyo. Ayan. Kontrak na siya. Next. Ito naman. Siyempre. Nabuksan na natin yung outer iron sa cylinder mo. Pinasan nyo na. Linisan nyo na po ito. Kasi dumidikit po yan sa papel kapag may mga dumidikit. Ayan lang. Tapos ibalik nyo lang yung spring ko na dito. Yung kaya tinanggal kanina. Ibalik nyo lang yung gamit lang po kayo ng maliit na flat screw para ilalagay nyo ng maayos. Ayan, okay na po yung yun yan. Nalilinis na, bagong-bago na. Tapos, balikin natin ito. Thank you.
natin siya. Magbabalik kayo ng fuse hingayin nyo muna ipasok to, tapos pag ano yung pasok nyo, pag lapat na po yan lagay nyo na yung din naman to. Kaya ko puti sa puti. Pero hindi kayo mali ka kung hindi mo yung picture ng bagay na kayo. Tapos balik. Balik na rin ka. Mag-testing muna tayo kasi pag may mali sa ginawa mo, magkakaroon siya ng error. So, huwag mo na muna siyang isasara dito. Kailangan mo na muna lang. Pagpasok po nito, ibababa nyo muna itong dalawang ano yung dalawang pin, ibababa muna nyo yan, tapos ito po din nyo pababa yung apat na to ng mga daliri nyo pagano'n po siya. So, tulak mo lang meron dyan parang pattern ano, pag sakto nakapasok mo yan. Ganyan na muna siya. Buksan muna natin kung wala siyang magiging kapag may lumabas dyan self-diagnostic, ibig sabihin may mayroong
mali sa pagkakakapit. Ayan, okay naman siya. Hindi makita na ayos. Okay naman siya, wala naman sa time. Ayan. So, okay na. Nakalik na naman. Pagka pinapasok nyo ito, may mga pattern ito eh. Ito ang bilog. Shoot nyo lang doon. Tapos ito naman, pinapasok nyo lang dito. Tapos ganun din ito, ulo dulo. Pricing nyo. Magbabalik tayo na nakita niyo po ito sa likod ng winter po nila. Ito. Ito. Mga bakas na po dito. Makikita niyo na po sa printout ang magkukulit po.